Naging matiwasay naman ang inilunsad na 101st Brigade Run for a Cause na binansagang Pag-asa Dagan sa Katawhan, Kalinaw Bantayan 2022, alinsunod sa 16th founding anniversary ng Pag-asa Brigade. Pinangunahan ni Colonel Michael D. Licciayo, 101st Infantry Deputy Brigade Commander, sa ilalim ng pamumuno ni Brigadier General Jesus P. Durante III, Commander 101st Infantry Brigade, ang Brigade Run for a Cause noong Agosto 21 sa New City Hall, Tagum City, Davao del Norte. Hindi lamang mga kasundaluhan ang lumahok sa pagtakbo, gayon din ang mga running enthusiasts na nagmula sa iba't ibang munisipalidad ng Davao Region. Layunin ng aktibidad na makalikom ng pondo bilang financial assistance para sa mga people's organization ng Pag-asa Brigade nang mapanatili at mas mapaunlad pa ng mga POs ang pinasukang livelihood projects. Particular ang mga PO sa probinsya ng Davao del Norte, Davao de Oro at maging sa Agusan del Sur. Bukod sa pagtulong sa mga PO, hangad din ng brigade na makalikom ng sapat na pera para simula ng pilot project na solar lights na planong itayo sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa loob ng kanilang AOR. Timbog ang apat na individual matapos mahulihan ng mga shabu at marijuana alinsunod sa pag-implementa ng mahigpit na seguridad ng Task Force Davao sa kasagsagan ng selebrasyon ng Kadayawan Festival sa Davao City. Si Aguila Trooper Mark Lim sa detalye. Hindi na nakalusot sa Task Force Davao Lasang Checkpoint ang rider ng motorsiklo na kinilalang si San Victoriano Bulosan madaling araw ng Agosto 25. Sapagkat hindi nakaligtas sa matatalas na pagsusuri ng kasundaluhan ang itinagong shabu na may mahigit 100,000 pisong street value. Sa Bunawan Police Station ang kanyang bagsak. Agosto 23 naharang sa parehong checkpoint ang 35-anyos na si Ricardo Palen. 2 gramo ng shabu lang naman ang nasamsam sa kanya na may 42,000 pisong halaga. Mula sa Compostela, Davao de Oro pa ang biyahe ng sospek. Sa bandang timog naman papasok ng lungsod ng Davao naharang sa magkahiwalay na insidente sa Sirawan Turil Task Force Davao Checkpoint sina Dexter Abanya at Arnel Saldariega nang makitaan ng mga shabu. Marijuana naman ang nakuha mula sa 21-anyos na si John Leonard Cabangbang. Ayon kay Task Force Davao Commander Colonel Darin Comia, hindi biro ang kanilang mga paalala sa pag-implementa ng mahigpit na seguridad sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Kadayawan Festival gayong nanumbalik na ang sigla ng turismo at kalakalan sa lungsod, bunsod ng pagbabalik ng face-to-face activities alinsunod sa selebrasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng mga sospek. Mark Lim para sa Aguila News Network.